We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos, yakabuasan! Naimbaga bigat! Maya pabak mga kapuso! Good morning, North Central Luzon! Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa nyo na magkakakwentuhan tuwing umaga, pag-usapan natin at himayin ang mga mahalagang lokal na balita. Amazing! Grabe! Another week and good morning to you! Hey! Partner. Good morning, partner! Boom! At syempre mga kapuso, congratulations sa lahat ng gumising na inspired at motivated. Diba? Hey, maganda yan. Oh. Maganda yan. Pag, alam mo, Lunes, kasi marami ang ayaw gumising ng Lunes. Pwede lang, mahaba yung weekend sana. Oo, pero kung inspirado ka nagigising, tama yan. Oo, di ba? Kaya congrats sa'yo, kapuso, kung sakaling gumising ka ng mataas yung level ng motivation mo. Ako, dadagdagan pa natin yan. Dadagdagan pa natin yan ng inspirasyon ngayong umaga dahil very inspiring naman talaga yung mga ihahain natin. Tama yan. Di ba? Para laban ng inyong Lunes! Siglo na ang lumipas pero muling nabuhay sa social media ang kwento ni Father Juan Severino Malyari, ang tinaguriang kauna-unahang serial killer sa Pilipinas. Upang ilahad ang kwento ng buhay ni Padre Severino, ating magkakasama mamaya ang historian mula Magalang, Pampanga na si Louis Aldrin Bartolo. Nako. Ganda to ah. Well, this morning mga kapuso, ating kikilalanin ang isang proud cordilleran na si Tor Sagud mula Baguio City na masugid na itinataguyod ang mayamang kultura at tradisyon ng cordillera sa pamamagitan ng kanyang illustrations at pagsusulat ng mga libro. Sa Biztalk naman, sabay-sabay tayong ma-LSS sa tinig ni kapuso singer Ali Gonzalez as she revives the 1987 hit song na Gusto Kita by Gino Padilla. Ayan. Gusto nyo ba? Gusto ko yan! Yung susunod! At syempre mga kapuso, mas laban na laban ang ating umaga. Mapapalaban tayo sa kainan ngayong umaga, partner. Tamang-tama kasi nagugutom na ako, partner age! Di ba? Parang yung, kahit alas 8 na ng umaga. Ihain mo na! Ihain na natin yan! So mga kapuso, let's go! Mga kapuso, lumipad naman tayo patungong United Arab Emirates at pagsaluhan ng dish na ituturo sa atin ni Chef Gerald Reboya. Atin nang tikman ng creamy chicken gizzard, manganti na! Morning mga kapuso, this is Chef Gerald. Ngayong umaga, gagawa tayo ng creamy chicken gizzard with broccoli here in UAE. Tara na, let's go! So first, we will add the oil. We will add the garlic. We will put the almond. And we will put the gizzard. So, pre-measure po kayo na natin siya. We will put the broccoli. Chicken stock. So, pwede na rin tayo maglagay ng salt. And then, the pepper. Ilagay na natin ang asparagus. So, iluluto lang natin to for about 5 minutes. So ito na po ang ating finished product, ang ating creamy chicken gizzard with broccoli. So please like and follow us on Facebook at Ineas Catering and also here in Dubai. Thank you very much and goodbye. God bless.
Kamakailan, naging viral ang social media sa paglabas ng kwento ni Father Juan Severino Malyari at ang kanyang madilim na kasaysayan. Ngayong umaga ating himayin ang kwentong ito kasama ang isang historian mula Magalang, Pampanga na si Sir Louis Aldrin Bartolo. Maya paabak, Sir Louis, at welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Maya paabak po, Sir Harold, and magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Sir Louis, matanong ko lang, no, kayo po ay isang historian. Particularly, ano po yung mga inaaral natin as a historian? Kumbaga, ano po yung focus ng inyong mga inaaral? Actually po, ang aking inaaral ko or focus ko po is local history po ng aming bayan sa Magalang. Opo. At the same time po, nag-umpisa po ako sa pag-trace ng aming family tree. So, after a few years, nag-explore ako sa aming bayan. Almost sa all walks of the history of our town, doon ako po naging focus. Fantastic. Well, that being said, that makes you the best person po na matanong po namin tungkol po dito sa isang kwentong gumimbal sa social media, lalong-lalo sa ating mga netizens, ano po, ang tinaguri ang kauna-unahang serial killer sa bansa, si Father Juan Severino Malyari o mas kilala po bilang si Padre Severino. Base po sa datos po na nilatag po ng ating kasaysayan, Sir Louis, sino ho ba si Padre Severino? Well, Sir Harold, according sa ating mga resources po natin, so si Padre Juan Severino Malyari ay ipinanganak po siya sa Makabebe, Pampanga. Mm-hmm. Actually, sa mga iba't ibang kanyang mga bayan na gusto niya maging parish priest, just like in Lubao, mm-hmm. in Orani, and Maripeles, at even Cavite, so hindi po siya pinalad. Eventually, yung kanyang nag-aim na maging full-fledged parish priest, napunta po siya sa aming bayan sa Magalang, Pampanga. Okay. And take note po, ang aming bayan noon, ang pinaka-sentro po namin noon ay nasa kasalukuyang barangay San Bartolome na sakop na yun ng Concepcion, Tarlac. Ayun. Sir Louis, meron ka bang datos kung anong panahon na buhay itong si Father? Actually, yung datos na according sa mga records, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang year na kung saan siya ipinanganak is around late 1700s. Oh. And then, yung property naging ordination po niya is around early 1800s na po. Ayun. Sir Louis, ito na po hinihintay ng mga kapuso natin, ano, nakasagutan. Totoo ho ba na si Padre Severino ang kauna-unahang serial killer sa ating bansa? Yes, po, sir. Mm-mm. Ano po ito? Kumbaga, can you tell us? Kasi syempre, di ba, medyo ironic, no? Pari siya, tapos siya pa yung kauna-unahang serial killer. Ilan po yung kanyang napatay? Actually, according sa mga records na nakasulat, is ang yung kanyang napatay sa aming bayan noon is 57 parishioners po. 57 parishioners. Sir Louis, lahat ito ay base sa kasaysayan, ano po? Hindi naman ito haka-haka lamang eh. Bakit daw ho ba ginawa ni Padre Severino ang mga pagpatay po na ito? Kaya po nagawa po ito ni Padre Juan Severino Malyari dahil sa kanyang mga pagpatay sa kanyang 57 parishioners dahil sa kanyang depensa ay yung naniniwala po siya na kapag nakapatay po siya ng mga kaparokya po niya ay gagaling po ang kanyang ina sa kanya, gagaling kanyang ina mula sa pagkukulam. Kasi po nung unang panahon po kasi, yung pong mga ating mga unang pari po natin is still, naniniwala po sila sa mga paniniwalang namanap pa natin sa mga pre-colonial ancestors. Opo. Kaya po yung ating paniniwala ay nag-blend po ang folkloric at saka yung Christian na beliefs po. Kaya po kahit na yung mga pari, naniniwala po din sila sa ulam, mm-hmm. naniniwala din po sila sa mga... Ganun po. Nakakilabot. Anyway, Sir Louis, ano po yung pinataw na parusa para kay Padre Severino? Well, after po siyang inaresto at ikinulong sa Maynila, siya po ay yung pinataw na parusang pagbitay sa pamamagitan ng pagbikti. Actually po, si Padre Juan Severino Malyari ay siya ang kauna-unahang
Pilipinong pare na binitay bago po ang mga paring gumbosa. Ah! Gulat at pagkagimbal po ang hatid ng kwentong ito sa ating mga Pilipino na namumuhay sa panahon ngayon. Ano po? Ano hong mensahe ninyo, Sir Louie, sa mga manonood natin upang makita nila ito, itong kwento ni Padre Severino bilang isang magandang paalala at aral? Well, yung pong kwento po ni Padre Juan Severino Malyari, ito po ay isang napakalaking aral po sa atin. Kasi po, pinapaalala po sa atin na nung panahon po niya is nandyan na po dito yung paniniwala na yung kahit po na sila po ay pare, naniniwala din po sila sa mga sinaunang mga paniniwala, mm-hmm. just like mga pre-colonial Philips, kaya po yung ating paniniwala is naging nag-blend po ang folkloric at saka Christian beliefs. Mm-hmm. Ikalawa po, yung naging aral po natin, mapupulot nating aral kay Padre Juan Severino Malyari is dapat po pag-aralan natin po ng kasaysayan na base po sa mga available na datos na makikita po natin kahit saan po sa mga archivos. At the same time po, yung kasaysayan po natin, siya pa ang makakapagbigay po natin ng ating bilang magiging proud po tayo sa pagiging kung ano tayo na yon, kung ano ba ang pagkakakilanlan natin bilang Kapampangan ba tayo or bilang Pilipino. Grabe. Ang sarap-sarap kausap ng isang professional na katulad mo na talagang maalam sa history, Sir Louie. Maraming salamat po sa inyong oras this morning. More power to you and mimingat po kayo dyan. Salamat po. Dyan lamang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Patok ngayon ang librong likha ng isang writer and illustrator mula Baguio City dahil hindi lang informative and educational ang kanyang libro, kundi nakakaalipang basahin dahil sa larawan na tampok na siya mismo ang gumuhit. Mga kapuso, Thor Sagod. Naimbaga bigat, Thor, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello, good morning din po, and thank you for inviting me on your program. Magandang umaga, Thor. Kumusta ang gising natin dyan? Okay naman, medyo puyat pa rin kasi ang daming hinahabol ng mga books and illustrations as usual. Thor, sa estado mo ngayon, sino ka bilang isang illustrator at writer? Saan nakafocus yung attention mo bilang ilustrador at manunulat? Yes, well, nag-start kasi ako sa comics. So, uh-huh. As a child, since 15 years old, nag-start na akong gumawa ng sarili kong comics na ang topic is locally din. So, afterwards, na-continue ko naman, na-enjoy producing literary works, amateur literary works na gawa ng bata. And then, nag-continue naman na yung passion ko sa industry na yun. And of course, I also tried different platforms or mediums like literary writing, story writing, mga ganyan. Mm-hmm. And of course, animation din. Ngayon nga, Tor, ay pinag-uusapan yung illustrations mo at ginawang libro na pinamagatang Igor Otak, an Illustrated Guide. Saan patungkol ang libro na ito? Ano ang nilalaman nito, Thor? Okay, ang Igor Otak, an Illustrated Guide, it discusses the general information of the Cordillera region, no? In a very, very interesting way. Kumbaga, hinati-hati ko siya sa iba't ibang chapters and in-explain ko siya with less words and more on the illustration. Kasi most of our students, actually ang dami, almost all students are visual learners right now. And of course,
iba na kasi yung style nila sa pag-aaral ngayon. So, nag-isip ako ng bagong format ng libro na para ba siyang i-present ko ng manual style ng gaming, ay mga manuals ng games. So, nilagyan ko siya ng maraming illustrations na very patok sa mga children and, of course, adults alike. Tor, pwede bang malaman kung ano ang values na gustong ihatid ng librong ito, yung Igorotak? Ano ang mas malalim pa na kahulugan nito that can serve as a reminder to all? Yes. Good question. Yung values na may pro-provide nito is that, yun nga, it is to salvage the remaining information ng culture natin. So, yun yung isang target ko kasi dyan. Kasi, like what I've explained a while ago, I almost felt ashamed to my students back in 2015 na wala man lang akong may provide na information pertaining dun sa culture natin. Tor, sinikap mo na bumalik sa kung saan ka nagmula upang aralin at isa puso ito. At ngayon, ibinabahagi mo na ito sa maraming tao. Ano ang payo mo, lalo na sa nakababatang henerasyon sa'yo? Yes, sa ating mga younger generations, no? First of all is mahalin natin yung sarili nating bansa. And mahalin natin yung ating sarili. So, let's start building things na constructive. Like, tulad nga nitong libro, ginawa para mag-educate and share our information, cultural information to the next generation. Alright! Okay, maraming salamat, Tor! Ingat ka lagi! Yeah, God bless you too. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. This morning, tayo ay makising along kasama si Kapuso artist Ali Gonzalez as she revives the 1987 hit song of Gino Padilla na Gusto Kita under GMA Music. Mga Kapuso, here with us on BizTalk, Ali Gonzalez. Masantos yakabusan, Ali, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hi! Masantos yakabusan. Thank you so much talaga for having me here. Grabe, no? Where can you find a young lady like this na sobrang ganda and then talented at the same time, diba? You can find her dito sa Mornings, mga Kapuso. Well, Ali, it's wonderful to have you join us this morning on the show. How are you doing so far? I'm doing great na naman. Everything is going well na naman. Yes, can you share with us any recent updates about your life and career? Actually, about my career, I have my second single po, and it's a duet with Kapuso actor, Mr. Kelvin Miranda. Mm-hmm. It's a revival song titled Gusto Kita. Well, with the coming blessings through your projects, Ali, what do you often do while not working, no? Yung mga free time mo. Can you share to us, Ali, how Ali spends her free time? How I spend my free time? Well, besides studying talaga, because I want to focus as well on my studying. Wow. I also do animation. I try to practice my animation because I'm taking up the arts and design strand. I practice on my art skills, like to draw different art styles. Yeah. And I also do resin art. Like I try to do earrings, but it's been a while and I need to get more resin if I want to do earrings, amazing, coasters, and sometimes resin figurines. Now, Ali, let us talk about your most recent accomplishment with Kelvin Miranda, yung binanggit mo kanina, through GMA Music. Gaano ka ka-proud dito, and what was your initial reaction upon knowing that you will be working on this?
Actually po, I am very proud talaga of this po. And it has always been an honor working alongside with Mr. Kelvin Miranda, yeah. Of course. It's our third time working together actually, and I just love working with him talaga. I know talaga the first time na I was medyo nervous because this was actually my first time. It was on my single, Ating Kabanata. I met him on my single, Ating Kabanata, the shooting yes. for my music video. And I was a bit nervous because, of course, I never interacted with guys that much, especially back then. And meeting Kelvin talaga opened up new possibilities. And napakaganda ng pagkakagawa ng kanta na to, Ali. And if I'm gonna ask you na, which part of the lyrics ang talagang nagpa-speak to the kilig ng puso mo? And can you sing us simple lines from the song? Sure po. So this part talaga, this is what spoke out to me, the gusto kita sa puso ko, ikaw lang ang mahalaga. Pilitin mang limutin ka, ay hindi ko magagawa. Talaga that part po, alam ko kasi it's like you're saying to someone. The one person you love, to someone that you really want them, and in your heart, it's only them you think of in your heart. And even yeah. if you want to forget about them, you just can't talaga kasi the love stays there. Now, congratulations on this project. And of course, invite our Kapuso viewers here in North and Central Luzon to support your revival single with Kelvin Miranda. And of course, umaga, ano pa ba yung mga dapat namin abangan sa iyong karera these coming days? Sure thing po. Mga Kapuso, please don't forget to support me and Kelvin Miranda in our very first duet, Gusto Kita. Gusto Kita is now available for download and streaming on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide, distributed by GMA Music. And it's also one of the OSTs of the Korean novella, The Ghost Doctor, starring Rain and Kim Boom. Thank you so much for joining us this morning. Mga Kapuso, Ali Gonzalez. Nakilala natin sa pamamagitan ng historian na si Louis Aldrin Bartolo si Padre Juan Severino Malyari na tinaguriang first documented serial killer sa Pilipinas na pumatay ng nasa halos 60 parokyano noong 1800s. At sa ngayon nga, mas nag-aalab palalo ang passion ni Tor Sagud na isang proud Cordilleran sa pagpapakilala sa kultura at tradisyon ng Cordillera sa pamamagitan ng kanyang pagiging malikhain bilang isang illustrator at writer. May patikim naman sa BizTalk si Kapuso singer Ali Gonzalez sa Speak to the Kilig Lines ng kanyang revival sa 1987 hit song na Gusto Kita by the one and only Gino Padilla. Ayan na nga. At syempre, mas laban na laban pa ang ating Lunes, mga Kapuso, dahil we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feels. No one is a failure who is enjoying life by William Feather. Hashtag Morning Feels. Maraming salamat mga Kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay at welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Nais naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin sa ibang bansa. Thank you, thank you! Mga Kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Friday, dito lang, sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Ako naman po, Harold Reyes. Buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga Kapuso!